Magandang araw mga bata! Welcome sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frell, ang inyong guro sa Arts 3, Quarter 1, Week 2, Melc Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay Ilusyon ng Espasyo sa Larawan ng Mga Bagay at Tao na May Iba't Ibang Laki. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maipapakita ang isang ilusyon ng espasyo sa larawan ng mga bagay at tao na may iba't ibang laki. Sa ating aralin sa araw na ito, ay pag-aaralan natin ang pagguhit ng mga bagay at tao na nagpapakita ng ilusyon ng espasyo. Paano ba ang tamang pagguhit ng mga larawang may ilusyon ng espasyo? Natatandaan niyo ba ang ating pinag-aralan noong unang linggo ng ating aralin? Pinag-aralan natin ang tungkol sa iba't ibang laki ng tao sa larawan. Ang nauna nating aralin ay halos nalalapit sa aralin natin ngayon. Sa pagguhit ng isang larawan, mas magaling kung maiguguhit ito ng may ilusyon ng espasyo. Ang ilusyon ng espasyo ay isang paraan sa pagguhit ng mga larawan upang maipakita ang distansya at lalim o babaw ng mga bagay at tao sa drawing. Ipakikita ko sa inyo ang tamang pagguhit ng mga bagay sa isang larawan. Panoorin niyong maigi mga bata! Sa berdeng kulay na ito ay guguhit ako ng isang daanan na nagpapakita ng malapit ang tingin at malayo ang tingin. Iginuhit ko ang daanang ito na hugis at sulok. Mas malaki ang espasyo sa malapit ang tingin at maliit ang espasyo sa malayo ang tingin. Guguhit naman ako ng bundok sa dulo ng daanang ito. Maliliit lamang na bundok ang iginuhit ko upang maipakita na ito ay malayo at bumagay sa dulo ng daanan. Guguhit naman ako ng tatlong puno sa magkabilang gilid ng daanang ito. Ang mga puno na mas malapit ay mas malaki kaysa sa dalawang puno na nasa gitna. Ang mga puno naman na nasa dulo ay maliit na ang pagkakaguhit upang maipakita na ito ay malayo na sa tumitingin. Guguhit naman ako ng dalawang bahay sa magkabilang gilid. Ang mga bahay na ito ay mas malaki dahil ang mga ito ay malapit sa tumitingin. Ang mga bahay naman na ito ay mas maliit dahil ang mga ito ay malayo na sa tumitingin. Guguhit naman ako ng mga batang babaeng kambal. Ang batang ito ay mas malaki dahil siya ay malapit sa tumitingin. Ang batang ito naman ay mas maliit dahil siya ay malayo na sa tumitingin. Guguhit naman ako ng dalawang sasakyan. Ang sasakyang ito ay mas malaki dahil ito ay malapit sa tumitingin. Ang sasakyang ito naman ay mas maliit dahil ito ay malayo sa tumitingin. Ito ang halimbawa ng ilusyon ng espasyo. Mga bata, natutunan niyo na ba kung paano gumuhit ng mga larawan na may ilusyon ng espasyo? Tandaan natin na kapag malaki ang mga tao at bagay sa drawing, ibig sabihin, malapit ito sa tumitingin. Kapag maliit naman ang mga tao at bagay sa drawing, ibig sabihin, malayo ito sa tumitingin. Gumagamit ng ilusyon ng espasyo upang mas maging makatotohanan ang isang drawing.
Nagpapakita ito ng buhay at sigla sa drawing. Kapag inilibot natin ang ating paningin sa paligid, may mga bagay tayo na makikita ng malapitan at may mga bagay rin na malayo na sa ating paningin. Katulad ng nasa larawan. Ang paggamit ng ilusyon ng espasyo ay isang paraan na ginagawa ng mga artist upang mabigyang buhay ang distansya sa larawan. Ito ay mahalaga sa mga artist na lumikha ng sining na may ilusyon ng espasyo. Ang ilusyon ng espasyo sa drawing ay kung anong layo ng isang bagay na tinitignan ay siya ring liit ng bagay na tinitignan. At kung anong lapit ng isang bagay na tinitignan ay siya ring laki ng bagay na tinitignan. Ang mga bagay o tao na malapit sa tumitingin ay iginuhit ng malaki. Habang ang bagay o tao na malayo sa tumitingin ay iginuhit ng maliit. Ngayon naman mga bata, ay oras na para sa inyong pagsasanay. Sa isang bond paper ay mag-drawing ng tatlong tao na nagpapakita ng isang ilusyon ng espasyo. Gumuhit naman ng isang komunidad na may mga kabahayan, mga puno at iba pa. Gawin ito sa isang bond paper. Magaling mga bata! Tandaan! Ang ilusyon ng espasyo ay isang paraan sa pagguhit ng mga larawan upang maipakita ang distansya at lalim o babaw ng mga bagay at tao sa drawing. Tandaan natin na kapag malaki ang mga tao at bagay sa drawing, ibig sabihin malapit ito sa tumitingin. Kapag maliit naman ang mga tao at bagay sa drawing, ibig sabihin malayo ito sa tumitingin. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating tinalakay sa asignaturang arts ay ilusyon ng espasyo sa larawan ng mga bagay at tao na may iba't ibang laki. Mga bata, sana ay naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!